Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. May isang OFW ho sa doon, nagrereklamo ho sa dito ho. Nagawa nga ho, domestic helper siya sa Buraida Al-Qassim, Saudi Arabia. September 2016, pumunta ng Saudi. Agency nagpaalis. Ang pangalan ng agency, Business Wise International Resources Incorporated. Wilma Gamboa, ayong desk officer. Eto ho, reklamo ni Helen, labis na pinagtatrabaho ng amo. Sumusuka ho siya ng dugo dahil sa sobrang pagod at ito'y puyat. Mm-hmm. Sinasaktan ng amo, nagkaroon ng mga sugat sa kamay at sobrang paglaba, hindi pinapagamot iyan ng amo. Sus, Eto, pakinggan natin muna. Ano, sino itong tiyahin? Si Annalie Lopez, kayong tiyahin. All right. Kailan niyo nakausap si Wilma? Ayun ngayon inyong pamangkin. Si Helen. Si Helen po. Oh. Ano po, nung pagpasok po ng ikalawang buwan niya doon, mayroon na tinubuan na po siya ng mga... Yan, mga butlig-butlig sa kamay. Parang lumalabas. Hindi naman sa nagmamagaling tayo. Alam mo, may iba, pag nasobra ng allergy, nagkakaroon ng psoriasis. Ayun ang skin mga butlig, skin disease na yun. So, hindi siya pinapagamot. Ang sabi po, pinagamot daw po siya tatlong beses. Nanawa daw po yung mga ano yung pagpapagamot kasi hindi nga po daw nagaling. Baka barat palang pera. Oo. Kasi baka bihira sa kanila yung nagkakaroon ng ganun. Sanay kasi sila, mga babantot sila eh. Marurumi. Hindi nagtatrabaho. Oo. Tsaka baka yung nilalabhan niya ng mga damit, may mga etchas. Ay, kaya talagang magkakatiskin disis ka. Siguro matindi yung sabon. May mga allergic talaga sa sabon. Baka masyadong matapang yung sabon. Siya may naglalaba. Ano, liquid daw po yung ginagamit niya. Ayun. Mas matapang yun. Tapos po, paano nga po siya matutuyo kung dire-diretso din siya ng paglalaba? Ay, yun. So, naglalaba din kamay. Mayaman na sila. Napakahirap naman. Walang washing machine yung lintik na amo na yun. Paano sinasabi? Easy. Oo. Ninaawa ko doon sa ano eh, di ba? Yun nga po ang sabi niya. Yung daw pati pong sweldo niya, kinaltasan siya para ng sweldong isang buwan. Para daw po doon sa mga nasira niya. Nasira? Katulad ng washing, nasira daw po dalawang beses. Oh, okay, sige. Sa issue niya, tira, ting, pa. Kausapin natin to. Ano? Sa telepono niya si Wilma Gamboa ng Business Wise International Resource Incorporated. Resources Incorporated. Magandang hapon, Ma'am Wilma Gamboa. Hello, Ma'am? Wilma? Ma'am Wilma? Hello? Yes, Ma'am Wilma, magandang hapon po. Live ho tayo sa PTV4. Kasama ho si Tul Erwin Tulfo. Kasama rin ho si Idol Alex. Ako si Ben Tulfo. Good afternoon po, sir. Good afternoon, Ma'am Wilma. Wilma, ito ano, nilapit ho sa atin dito. Ito hong isang OFW. Siguro nakaabot na ho sa inyo. Si Helen. Talagang yung kamay, tingin ko, psoriasis. Ano? Ano magagawa ho ninyo rito? Kayo hong agency, nagpaalis. Sir, inano ko na po yan, pinaabot ko na po ang kanilang kahilingan na yan po ay ipagamot. Ang sagot naman po ng employer, pinagagamot naman po daw nila. Kaso nga po, sila na rin po nagsasabi na dahil sa pagkain, kaya po para lumalala po yung kanyang allergy sa kamay. Mm-hmm. Ma'am, ang sabi ho ng tiyahi, nagsumbong daw ho yung ating kababayan doon, yung ating domestic helper. Nanawa na ho sa pagpapagamot dahil kasi nagkakabutleg at medyo parang sinisingil pa ata pagkasira ng machine. Kaya ayun, naglalaba, kawawa naman. Hindi po masyado marinig. Ano po yan? Nanawa na raw ho yung may-ari, yung Arabo, may pagkabarat. Ibig sabihin, yung pagpapagamot parang nabuisit pa. Ngayon, dahil sinisisi pa yung pobreng OFW natin doon na pinadala ninyo, kasi nasira daw yung machine. Kaya, yun ang nangyari. Sinisingil siya sa nasira. Hindi niya nakita yung kamay ngayon ng pobre na naawa sila magpagamot. Baka hindi yung nakakaabot sa inyo tamang impormasyon. Okay po.
Sa ngayon, ma'am. Nasabi ko rin po yan regarding po doon sa nasira niyang washing machine na unti-unti niya po raw na binabayaran na kinakalbas sa sweldo niya. In-inform ko na rin po yung agency sa Saudi na naisabihin sa employer na bakit ganon. Okay. Wala ho ba kayong magawa, ma'am, na siguro naman sa sitwasyon na baka naman, malagay pa sa ito, maging masahol pa yung kamay niyan? Eh baka na naman, pag ganyan na, hindi na siguro talaga pwede magtrabaho kasi pahirap na ho yan. Kasi labay. Nasira pa yung washing machine. Nasira ang washing machine, kaya kinakamay niya lang paglaba. Eh ma'am, pag mga ganun, wala ho ba tayong substitute o gawa na lang natin ng paraan o pagamot na lang siguro muna, una sa lahat yun muna. Pahingahin muna. Hindi kaya? Oo nga po. Kanya rin po sinabi ko doon na... Ang kausap niyo ho ba, ma'am? Ang kausap niyo ho ba, ma'am, doon, Arabo? Opo. Eh, mga tarantado yun eh. Ah, sige, buri buri. Sira ula, buri buri yun, buri buri yun. Sira nga may mga sumisyan. Habang kinakausap mo, maling aso ba ang telepono sa sobrang anghit? Eh, luko-luko ho yung mga yan eh. Mga, kung sabi nga ni Tul Erwin, buwang yung iba dyan eh. Kapareho niya, pinalala ba, ma'am? Ma'am, dyan ka na lang kasi parang wala kang nagagawa, ano? Kung tutuusin... Sir, oo. Kung tutuusin, ma'am... Sir, katulad po nung... Request po sila na i-follow-up po namin. Eh, hanggang follow-up, ma'am, ganito lang. Ito ho, hindi naman namin kayo tinuturuan, ano? If you only listen, mabigyan ho natin ng kunting atensyon at konsiderasyon kababayan ho natin. Kasi, yun hong kamay, yun hong ginagamit niya paglaba. Dahil sa naglalaba ho siya, nabababad hong kamay doon sa sinasabing matapang na sabon. Sa nakita ko, hindi ako nagdo-doktor dito, pero nakikita na ako ng maraming cases ng psoriasis. Lumalala ho yan eh, kasi pag binabad mo sa tubig, kailangan ng pahinga. Siguro ma'am, out of medical necessity, kinakailangan siguro mo na pahingahin yan. O gagawa niyo muna na medyo iba na ang trabaho, pag walis-walisin, maglinis. O baka sa ginagawa ng may-ari, sinasagad-sagad, kung hindi niyo maprotektahan, ano magagawa natin dyan? Ibababad na lang ho ba? Gagawin po natin ng action po agad yan, sir. Anong klaseng action agad, ma'am? Oo, naipagamot po siya uli. Eh, nanawa na nga rin ho, ma'am, Tul Erwin. At mapigil po muna siya sa pagkatrabaho. Sige, ma'am. Okay, pakinggan nyo si Tul Erwin. Anong aklat? Magandang hapon, si Erwin po ito, no? Yes, sir. Ano ba salita mo? Tagalog, Ilocano, Bisaya... Tagalog. Sinabi nga, ma'am, na ayaw nang ipagamot. Sinasabi niyo pinapagamot. Parang kasi hindi... medyo po kasi choppy po kasi. Okay. Ganito na lang. Tapos po parang ang layo ng ano. Hello. Ito, ilusin ko na yung mikropono sa t-shirt ko. Yeah. Ma'am, narinig mo na ako. Kakawan po namin ang paraan yan, sir. Huwag po kayong mag-alala. Kakausapin ko po uli mamayang gabi. Yung agency doon na pakiusapan na siya ay huwag muna pagtrabaho. Ayun. Okay, yan. Yan ang gusto naming marinig, ma'am. Yan lang po kanina pa namin. Hindi po yung... Kasi po, sir, masyadong maintindihan. Sa totoo lang po, choppy po talaga. Kaya nga po lumabas ako para maintindihan po kayo ng mabuti. Pero talaga po malayo yung linya po. Parang... Kaya po siguro pa ulit-ulit po kayo nang sabi sa akin. Okay. Pero bakit mo sabihin pa ulit-ulit? Ibig sabihin narinig mo kami parang selective. Hindi po kasi yung Bakit sumasabat ka agad na parang ang bilis mo na sagot? Niloloko mo ata kami. Magagalit na tuloy ako rito kasi parang medyo hindi okay lang. Ma'am Wilma. Ikaw, Ma'am Wilma. Medyo po talaga hindi. Ma'am Wilma. Okay na po ha, pakiulit na lang po doon sa inyong counterpart sa Saudi Arabia na pakisabi ho, pagamutin itong si Helen, papahingahin, pagamutin, hanggat hindi gumagaling ang kamay, huwag niyong ibabad sa tubig. Yun, okay, pwede yun, po? Yun. Opo, yun po. Yun. Ay, narinig din tayo, salamat naman. Hindi naman pala problema. Hallelujah! Thank you, Ma'am Wilma. Salamat po. Thank you. Salamat, Ma'am Wilma. Salamat na lang. Mabalino sa ating microphone yan. Nakikita tayo sa TV. Ito naman. Kasi ano, boy band ka kasi. Boy next door. Mabango ka. Akala ko ay malabo din yung akala ko sabi mga chubby kayo. Kaya sinara ko yung Amerikano ko. Mas mapakinggan eh. Chubby raw. Ang pagkarinig ko, Ayan, Ma'am Anneli. Okay na. Ayos na. Papagamot, ma'am. Pag wala pa rin aksyon, bumalik kayo rito.
Okay. Ayun. Salamat po. Thank you po, Ma'am Annelie. Makakaabot to sa ano, ha? Sa OWA. Mm-hmm. At hindi po pwedeng papabayaan natin yung nagbibingi-bingihan. Pero narinig tayo. Mm. Hallelujah. At si Alex pumasok. Siyempre, kung sino yung gwaping, kaya na makukuha. Kaya may tanabla kami. Okay, Ma'am Wilma, nanonood siguro yun. Yeah. May monitor siya. Okay, sige.